tayong magiging karakling. Nakahay na po sa kamera ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga basihang iginiit ng mga complainant, pagwawalda sa anila sa confidential funds at ang pagbabanta raw sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Chino Gaston. 16 na complainant mula sa civil society at religious groups ang naghain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa opisina ng House Secretary General. Kabilang sa kanila si dating Secretary Ging Deles na nagsilbi sa gabinete ni yumaong Pangulong Noynoy Aquino, ang pamangkin ni Aquino na si Kiko Aquino D., running priest na si Father Robert Reyes at ang kinatawan ng mga biktima umano ng extrajudicial killings noong Duterte administration. Ang loyalty po ng mga kasama natin ng mga civil society leaders ay sa taong bayan. Ito ay responsibilidad ng ating pong institusyon. They have to give this complaint a fair chance and a fair day in court. This is a very important process and I'm sure the complaint merits na dito sa lower house and then sa upper house to make time. Ang grounds of impeachment na inihain, culpable violation of the constitution and graft and corruption, bribery, betrayal of the public trust, at other high crimes. 24 ang articles of impeachment, kasama ang hindi raw ma-account na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihimpan nito, si VP Sara. Isinama rin ang umano'y ring o minanipulang bidding ng laptop at iba pang electronic device sa DepEd at ang anilay pagwaldas ng bise ng napakalaking halaga ng confidential at intelligence funds sa tatlong termino niya bilang mayor ng Davao City. Binanggit din ang pagkakasangkot umano ng pamilya Duterte sa iba't ibang krimen at ang pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ng Pangulo sa Zoom press con niya noong November 23, napapasok daw sa betrayal of public trust at high crimes. Among the articles po are the misuse, the failure to account, the intel and confidential funds of both the Office of the Vice President and also of the Department of Education. And nandiyan din po yung grounds like yung kanyang mga threats, yung kanyang mga rants. Meron din as an article about the her involvement also in the extrajudicial killings during her term as mayor of Davao City. Ayon sa House Secretary General, susuriin nila ang complaint base sa mga alituntunin ng impeachment process saka ipadadala sa House Speaker. Sa December 21, ang huling sesyon ng Kamara bago sila mag-adjourn. We have 10 days to act on it. 10 session days. So, pag pinail ngayon, kulang na. Kasi bali 9 session days na lang eh. Paniwala ni Sendanya, hindi hadlang sa paggulong ng impeachment ang limitadong panahon ng Kamara para talakayin ang impeachment complaint. Mahalaga po itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaugnay naman sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez, iniurong ng NBI ang kanilang investigasyon sa December 11 matapos hindi sumipot ang bise noong nakarang linggo. Inihatid ng mga tauhan ng NBI sa OVP sa Mandaluyong kanina ang panibagong sampina para padaluhin si VP Sara. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng bise tungkol sa impeachment complaint at bagong sampina ng NBI. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Hindi bababa sa 1/3 ng mga kongresista ang kailangan pumabor sa impeachment para ma-endorse ito sa Senado. Ang inihang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sasalang muna sa House Committee on Justice na mag-iimbestiga kung may sapat na basehan ito. May 6 araw ang komite para maglabas ng report at rekomendasyon na pagbobotohan sa Kamara. At kapag lumusot sa Kamara, magkakaroon naman ng impeachment trial sa Senado. 2/3 ng boto ng mga senador ang kailangan para makonvict ang opisyal na sinampahan ng impeachment. At sakaling maalis sa pwesto ang isang vice-presidente sa pamamagitan ng impeachment,
magno-nominate ng kapalit niya ang Pangulo mula sa mga miyembro ng Senado at Kamara. Sa magkahiwalay na botohan ng Senado at Kamara, dapat makakuha ng majority vote ang pinili ng Pangulo para opisyal na makaupo sa pwesto. Sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang na-impeach na nakaupong vice-presidente. Pero nang maalis sa pwesto si dating Pangulong Joseph Estrada, pumalit sa kanya si nooy Vice President Gloria Arroyo. At sa ganitong paraan, pinili ang humalili kay Arroyo na si nooy Senador Teofisto Gingona. Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na nakababahala ang Russian submarine na namataan sa kanluran ng Occidental Mindoro. Ang tingin ng ilang eksperto, hindi maisasantabi na maaaring may mensahe ito kaya nagpakita habang nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Saksi si Ivan Mayrina. 80 nautical miles kanluran ng Cape Calavite sa Occidental Mindoro. May namataan kakaiba ang Philippine Navy noong Huwebes. Sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, nakita ang Russian attack submarine na UFA 490. All of that's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. So, yes, it's just another one. Nagpadala ng barko at eroplano ng Philippine Navy para buntutan ng submarine na isang diesel-electric attack vessel. Ni-radio challenge ang Philippine Navy ang barko para malaman ang pakay. Sinabi niya na galing siya ng exercises, PASEX exercises with the Royal Malaysian Navy sa Kota Kinabalu sa Malaysia, and on the way siya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok, no? Okay. At sinabi niya na inaantay lang niya na gumanda yung panahon. Ano kaya siya nag-surface? Noong hapon ding yon, nagpaalam ang barko na paalis sa patungong Russia. Ineskorta nito ng Philippine Navy hanggang makalabas sa ating EEZ. Part pa rin yan ng high seas, kaya kahit sinong barko ay pwedeng dumaan dyan. So long as hindi siya naglo-loiter or hindi siya kumukuha ng mga natural resources, o kaya naman meron siyang ibang ginagawa na hindi tama, no? Gaya ng paggawa, for example, ng Marine Scientific Survey. Sa ulat ng Reuters, may tuturing na isa sa pinakatahimik na uri ng submarine, ang Kilo-class submarine sa kinabibilangan ng UFA 490. Armado ito ng torpedo at missile ayon sa Russian news agency na TASS. Noong November 25, may military exercises nga ang Russia at Malaysia sa South China Sea at kasamang naturang submarine. Ayon sa ilang eksperto, tama naman ang ruta kung saan ito namataan base sa sinabi ng crew na pabalik sila sa Vladivostok, Russia. Tama rin daw ang sinasabi ng gobyerno na nasa high seas ang submarine, kaya pwede talaga itong dumaan doon. Yun nga lang, hindi raw maisasantabi na maaaring may mensahe ito, kaya nagpakita habang nasa EEZ ng Pilipinas. Pero malamang daw ay hindi Pilipinas ang target ng mensahe. Submarines are surfaced when it is being used as a signaling tool. Ibig sabihin, meron kang message na gustong ipahiwatig sa isang specific na target audience. Ang most likely na target audience niya would be the United States. Nandito kami. Pwede kami manggulo rito kung gusto namin. Ang mensahe posibleng para sa Pilipinas, Amerika at Japan, ayon sa security analyst sa Professor Renato De Castro. Alam naman natin, ang Ruso at China, meron silang tinatawag nilang strategic alignment. Nagbibigay sila ng suporta sa isa't isa, lalo na of course, sabi nila, sina-challenge nila yung rule-based international order na pinamumunuan ng Estados Unidos at kanyang mga ally. Ayon din sa isang dating mata sa opisyal ng Philippine Navy, posibleng may mechanical problem kaya umangat ang submarine. Ang nakikita ko pa isang pwedeng possibility is meron silang medical emergency o meron silang machinery derangement. Merong nasirang portion ng makina nila kaya sila nag-surface. Of course, hindi nila freely sasabihin yun kasi magre-reflect yun doon sa operational readiness nila. Malabo raw na ang lagay ng panahon ang dahilan kaya ito umangat. Parang niloloko tayo ng dahilan kasi submarines are not affected by surface weather. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Isinusulong ng Department of Agriculture na half rice ang ialok ng lahat ng kainan sa bansa para maiwasan ang mga nasasayang na kanin. Ang isyong yan, pinusuhan ni Bernadette Reyes sa Barangay Saksi Online. Para sa maraming Pilipino, kanin is life.
Kaya naman sa mga restaurant at karinderya, hindi pwedeng mawala sa menu ang kanin. Pero kahit ito ang kinakain ng karamihan, marami pa rin daw ang nasasayang at hindi inuubos. Sa kainang ito, isang plastic na puno ng kanin ang nasasayang kada araw. In everyday po natin, meron po talagang kahit papano is like mga half rice, or minsan one fourth. Base sa isang pag-aaral, humigit kumulang 6.5 gramo o mahigit isang kutsara ng kanin ang nasasayang ng isang Pilipino kada araw. At kapag pinagsama-sama, aabot ito sa 255,000 metric tons na bigas sa buong taon o katumbas ng mahigit 5 milyong sako. Pag pinagsama-sama po natin yun sa lahat ng population during that year, kaya niya magpakain ng 2.79 million Filipinos for a year. Ako po nagagalit ako pag dinuubos. Sabi ko, pagkakain kayo yung kaya nyo lang ubusin. Para maiwasan ang food wastage, sinusuportahan ng Department of Agriculture ang programang magkaroon ng half price na serving sa mga restaurants karinderya kagaya nito. Gustong i-revive ni Secretary yung bill na ma-offer yung half price. For example, yung 255,000 metric tons at 43 pesos per kilo, that will translate to about 3.6 billion pesos worth ng bigas. Annually. So, malaking pondo yun. Ayon sa PhilRice, may 47 local ordinances ngayon kaugnay ng pagbibenta ng half rice sa mga kainan. Target daw nilang maging nationwide ito. Pwedeng sa government agencies muna at kalaunan ay magkaroon ng executive order para isulong ang pagbibenta ng half rice sa mga kainan sa buong bansa. Tinanong namin ng mga Kapuso Online kung pabor sila rito. Sagot ng isa, pabor, dahil sapat naman na daw ang kalahating serving ng kanin at humingi na lamang kapag kulang pa. Pabor din ang isa pa, lalo na raw sa mga fast food chain. Komento naman ang isa pa, presyo ng bigas ang dapat bumaba, hindi ang serving ng kanin. At sagot pa ng isa, ang dapat iangat ay ang buhay ng mga magsasaka. Madami na rin daw ang ayaw na magtanim. Sakto lang po sa tiyan mo, hindi sobrang. Karamihan sa resto, dami talaga na iiwan mo na tire. Sayang, natatapon po yung pagkain. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Kinumpirma na abogado ni Rufa Mae Quinto na may warrant of arrest laban sa aktres dahil sa kaso kaugnay sa DermaCare. Saksi, si Rafi Tima. 14 na counts ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code o pagbebenta at pag-aalok ng securities sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC ang kinakaharap na kaso ng aktres na si Rufa Mae Quinto. Ito ang kinumpirma ng kanyang abogado. Paglilinaw ni Attorney Mary Lou Reyes, hindi ang mas mabigat at non-bailable na syndicated staffa tulad ng mga unang naglabasang balita. May standing na warrant of arrest sa client ko po. And yes po, she will face those charges po, including this na ayun, mag-voluntary surrender siya. And magpo-post po kami ng bail for that. Katulad ni Neri Naig Miranda na inaresto dahil sa mga kaso kaugnay sa DermaCare. Biktima rin daw si Rufa Mae ayon sa kanyang abogado. Kung hindi siya yung naging biktima ng pang-i-scam, but she was a victim in a sense na kinuha siyang model endorser. Hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment. Tapos yung mga cheque po, is puro din tumalbog. Lahat po yan nahawak naman po namin na ebidensya na ipipresent naman po namin sa court. Pag-iisipan pa rin nila kung magsasampan ng kaso. Prioridad daw nila na makapagpiyansa ang kliyente na hindi raw nakadepensa sa fiscal level kaya nagulat sila na arrest warrant na agad ang kinakaharap. Samantala, ayon sa BGMP, nasa ospital pa rin pero maayos naman ang kondisyon ni Neri na dinala sa ospital nitong nakaraang Biyernes. Alinsunod naman ito sa utos ng korte bilang tugon sa medical evaluation request ng kampo ni Neri. Sa Miyerkules, nakatakdang ibalik si Neri sa kanyang selda kaya posible raw na hindi pisikal na makadalo sa korte si Neri sa nakatakda umanong hearing bukas sa Pasay RTC. Makipag-ugnayan po kami if possible na teleconferencing na lang ito and physical presence na lang ng lawyer niya. Ayon sa abogado ni Neri, nakakalungkot na hindi sila naabisuhan sa mga paratang laban sa kanya ng mas maaga at nabigyan sana sila ng pagkakataong maipaliwanag ang kanilang panig. Ang mga kahalintulad umanong kaso laban kay Neri sa ibang lugar ay nabasura kaya't kumpiyansa silang mapapatunayan wala talagang sala si Neri. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Panibagong pangharas ang naranasan ng mga mangis ng Pinoy sa Rosul Reef. Ang kwento nila, imbis na tulungan sila sa lumubog nilang bangka, ay sinilaw at binantaan pa sila ng China Coast Guard. Saksi, si JP Soriano.
nangingisda sa Rosoli o Iroquois sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang mga Pilipinong ito. Nang bigla silang lapitan ng helicopter ng China. Nag-hover siya ng mababang lipad lamang at 15 feet at ginagawa niya ito sa mga mangingisdang Pilipino. We're thinking that they're doing this as a form of harassment para itaboy ang ating mga mangingisdang Pilipino. Dahil na ipadala ang video sa Coast Guard, agad silang sumaklolo sa mga mangingisdang inabutan na rin pala ng ulan at paglakas ng alon. Kabilang kami sa mga media personnel na sumama sa kanila sakay ng BRP Cape Engaño nitong Sabado, kasunod ang BRP Melchora Aquino, isa sa pinakamalaking Philippine Coast Guard vessel. Pero di pa man nakalalayo sa Palawan, ay sinundan na kami ng Chinese Coast Guard vessel na ito pasado alas 5 ng hapon. Pagdating namin sa bandang Escoda Shoal, huminto alas 8 ng gabi ang aming sinasakyan. Sa gitna ng dilim, ilaw lang ang kayang i-record ng video. Pero kitang-kita naming dumaan sa aming harapan ang barko ng China Coast Guard. Narinig din namin ang ilang beses na radio challenge ng China para palayuin ang Philippine Coast Guard sa umano'y teritoryo nila. Pasado alas 10 ng gabi, muling napahinto ang sinasakyan naming barko dahil din sa pagdaan ng China Coast Guard. This is very dangerous. Maaaring magdulot ito ng banggaan at maging resulta ng isang sakuna. We were able to prevent this kind of collision with the Chinese Coast Guard. Pagputok ng liwanag, namataan namin ang ilan pang Chinese vessels. Natanaw na rin namin ang mga Pilipinong mangingisdang dalawang linggo nang nasa Rosal Reef. Mag-alas 8 po ng umaga, December 1, at matapos nga po ang magdamag na pagbuntot at ilang beses na pagpigil ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessel na ito, ay narating na rin po ng PCG vessel ang bahaging ito ng Iroquois o Rosal Reef. Nakabantay pa rin ang China Coast Guard habang isinasakay sa mga inflatable boat ng PCG ang mga kababayan nating mangingisda. Sa isang punto, ibinaba pa nila ang kanilang maliit na speedboat, pero di naman lumapit sa amin. Ang China Coast Guard tinawag na illegal ang pagtitipo ng mga sasakyang pandagat ng mga Pilipino sa Rosal Reef, kaya gumawa sila ng kaukulang hakbang. Kwento ng mga Pilipino, lumubog ang dalawa sa 20 nilang bangka dahil sa masamang panahon. Pero hindi sila sinaklolohan ng mga Chino. It is also very disappointing, no? The mere fact na nakapagpalipad sila ng aircraft dito ay namumonitor naman nila mga mangingisdang Pilipino. Hindi sila nag-offer ng kahit na anumang assistance. Sa halip na tulong ay sinilaw pa umano ang mga Pinoy. Masakit po sa mata, yung kulay green nila na laser, kinagit-git po nila. Yung hindi ka talaga ganun yung kataga ng blocking nila, yung black ka talaga nila. Binabantaan din silang bobombahan ng tubig kapag lumapit sa mga inaangking bahagi ng China. Sabi nila, back to Philippines daw. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Ang Chinese Foreign Ministry muling iginiit ang kanilang soberanya at lehitimo raw ang kanilang law enforcement activities sa lugar. Samantala, mga kapuso, doon po sa mga nakatanggap na ng kanilang Christmas bonus o kaya 13th month pay, may payo po ang isang financial coach. Hinay-hinay lang daw at alamin kung ano ang dapat unahin sa paggastos ng inyong pera. Saksi, si Nico Wahe. May bonus o 13th month pay ka na ba? Si Jez na isang virtual assistant, mayroon na noong November 28 pa. Ang kaso, ubus na. Ginamit ko yung kalahati ng sa dapat sa supposedly sa savings, but nangyari pambayad utang sa bill, sa renta ng bahay, sa internet, and sa mga insurance. So, ganun. Bagamat malaking bahagi ng 13-month pay ni Jez ay napunta sa mga bayarin, hindi naman doon niya nakalimutan ang sarili. Bumili ng ibang mga libro and then nakipagkita sa mga kaibigan, sangyup, and then with kape. Siguro, kalahati ng dapat sa savings. Nagastos ko sa pagkain. Hashtag deserve 2024. Sabi ng isang financial coach, kasama naman talaga sa pag-maximize ng bonus o 13-month pay ang pag-treat sa sarili. Reward yourself, of course.
treat yourself wisely. So, i-consider mo as a small reward, treat mo yung sarili mo, bakasyon or food, mga ganon, di ba? So, basta, nasa budget siya para ma-avoid mo yung overspending. Pero, nasa dulo na raw yan ang listahan. Una raw dapat, magbabayad ng mga utang kung mayroon man. Pay your debt first or your utang. Set aside mo yung money to pay your bills, lalo na yung mga may high interest credit card, loans, or bayad ka muna sa mga pinagkakautangan mo, di ba? Para next year, zero utang ka na. Saka isunod ang pagtatabi ng emergency funds. Pwede rin daw ang pag-avail ng health insurance at pag-i-invest. I advise, pwede mo hatiin yung dalawa, into two, yung bonus mo. 50%, okay? Sa holiday expense mo, of course, hindi mawala yung holiday expense, di ba, sir? Then 50% naman sa pwede sa emergency fund mo, investment portfolio mo, like mga MP2, mutual funds, UITF, stock, savings. Si Ella na isang government employee at nakatanggap na rin ng 13-month pay, wais na raw sa paggamit ng bonus. Siguro yung mga first years ko, yes, after graduation. Kasi syempre, pag-graduate mo, mabibigla ka, ay, meron akong ganito kalaking pera, galaga, malalakihan ka. So, ang ginagawa mo, i-reward mo yung self mo. Ngayon kasi nahati niya sa maraming bagay ang 13-month pay. Yung portion nung 13th month, ang ginawa ko is, tinabi ko, mga 30-50% siguro yun, naglan ako savings. Yung savings noon, yung iba nilagay ko sa digital banking. Pinambayad niya rin daw ang iba ng kanyang insurance. Pero nagtabi rin daw siya para sa kanyang magulang at para sa kanyang sarili. Kung hindi tayo marunong mag-handle din, mag-budget din ng income natin, no? So hindi rin talaga tayo makakaipon. Ang bonus, kaya tinawag na bonus, ay reward para sa mga empleyadong walang pagod na naghahanap buhay. Kaya kung mabigyan man, siguraduhin magagamit ng tama. Para sa GMA Integrated News, Ikuwahe ang inyong saksi. Mga kapuso, 23 araw na lang, Pasko na, at feel na ang Christmas sa unang linggo pa lang ng Disyembre. Meron na nagsimula sa kanilang caroling habang White Christmas naman ang disenyo ng ilang lugar. Ating saksihan! Walang dudang magiging masaya ang gabi mo sa pinailawang Christmas Village sa Bigan, Ilocos Sur. Andyan si Santa Claus at mga snowman. Swak din pang picture taking ang tunnel of lights at pati na rin ang mini Belen. Mas umangat ang ganda ng Pawhite Church sa Ilocos Norte dahil sa kanilang light show. Tanaw din ang iba't ibang disenyo ng ilaw sa simbahan na magtatagal raw hanggang Enero. At dahil Disyembre na, simula na rin ang Christmas caroling sa iba't ibang lugar, gaya na lang sa Samal Bataan. Sina Lola, in tune at game na game sa kanilang pangangaroling. Kaya ang ending, nakuha nila ang inaasakasam na aginaldo. It's no much fun naman ang dating ng Kapitolyo sa Nueva Ecija. Last sa kanilang mala-white Christmas na tema. Tila nasa North Polka dahil sa snowman, reindeers, pati na rin ang giant Christmas tree na may disenyong snowflakes. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman ang inyong saksi. Puno na pasasalamat ang Sparkle actor at K-Oppa na si Kim Jisoo sa kanyang natanggap na parangal sa 2024 Ima Wa Ima Asian International Film Festival. Bumiyahe pa si Jisoo sa Osaka, Japan para makibahagi sa awarding event kung saan wagi siya bilang Outstanding Actor in a Cross-Cultural Series. Para po yan sa kanyang pagganap bilang si Dr. Kim Young sa Abot Kamay na Pangarap. Panalo rin si Kirai Celis para sa kategoryang Best Performance in a Comedy. Love is in the air. Sa gitna po yan, birthday celebration ng dalawang Sparkle Stars. Pink Roses ang salubong sa birthday ni Gabby Garcia mula sa boyfriend na si Khalil Ramos. Nagpadala rin ng video message si Khalil kay Gabby. Nagpaabot naman ng sweet birthday message si Barbie Fortesa kay Jack Roberto.
Ayon kay Barbie, proud siya na unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ni Jack, kabilang ang pagkakaroon ng sariling bahay. Pagtatagpo naman ang dalawang K-drama leading ladies ang naganap sa 43rd birthday celebration ni Song Ye Kyo. Kasama niya roon ang kapwa-aktres na si Bae Suzy. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.